Minasan, konnichiwa. Ako nga po pala si Pem, dating trainee dito sa Japan. Bago ko simulan ang kwento ko, palikan muna natin ang kwento ko nung ako'y nasa Pilipinas pa, paano nakapunta dito sa Japan. Isa po akong trabahador sa Pilipinas, simpleng trabahador lang na walang balak mag-abroad. Pero dahil nagkaroon kasi ako ng jowa at nabuntis ako, nagkataon naman na paalis siya ng Taiwan after manganak ko ilang days lang. Ngayon po, 3 years yung kontrata niya sa Taiwan. After kontrata niya sa Taiwan ng 3 years, kailangan niya magbakasyon sa Pilipinas. Kaya lang po, bago siya magbakasyon sa Pilipinas, meron siya nakilala kasing babae na kasamahan po pala niya sa trabaho. Ngayon po, nagkamabutihang loob sila at magbalak na magpakasal. Kaya po, nung uuwi siya ng Pinas, sa ibang bahay po siya umuwi, doon sa babae. Hindi po sa bahay talaga niya mismo. Kaya naghihintay kami ng anak niya sa bahay nila, pero sa ibang bahay kasi siya umuwi. Diba ang sakit? Ganun naman talaga, wala tayong magagawa. Kasi hindi tayong pinili niya. Kasi alam mo naman po, yung point talaga is mahirap lang kasi kami. Hindi kami talaga yung pinili niya. Ganun naman diba? Pag wala kang pera, hindi ka pipiliin sa Pilipinas. Kaya ganun talaga ang buhay. Huwag na natin ipilit ang hindi pwede. Ayun na nga po. Dahil bumalik na ako sa trabaho ko at nag-focus na lang ako sa aming dalawa ng anak ko. Tapos, mga ilang araw lang po o buwan ata, may oportunidad naman dumating sa akin. May nag-text sa akin na agency papunta po dito sa Japan. Ngayon po, pinuntahan ko siya kasi hindi naman masama kung susubukan ko, diba? Ayun na nga po, pumunta ako, inayos ko yung mga requirements ko. Hanggang sa dumating yung mga Japanese na mamimili daw ng mga pipiliin ng mga trabahador na dadalhin dito sa Japan. 100 plus po kaming sinabak sa interview. Kaya lang po talaga yung kailangan nila is 50 lang. Pero sinarte naman po ako, isa ako sa napili na makakapunta dito sa Japan. Ayun po, 2 to 3 months lang ata kami nag-aral sa Pilipinas at nakarating na nga po kami dito sa Japan. Ayun po, ang trabaho ko nga po pala dito sa Japan dati nung trainee ako ay sa isang food factory. Yung gumagawa kami ng mga lunch or yung obento ang tawag dito sa Japan. Obento or onigiri. Yun po yung trabaho namin. Ngayon nga po, wala pa akong isang taon sa aking trabaho. May pinakilala po sa aking hapon. Hindi pa naman ako mag-iinarte, mag-aarte ka pa ba? Ayun na nga po. Medyo bata pa naman po yun na pangasawa ko. Akala ko nga matanda na. Kasi yun kasi ang karamihan dito yung mga napapangasawa eh. Medyo may edad na. Hindi pa naman. Ayun na nga po. Nagkakilala kami at nagpakasal naman agad kami. Ngayon nga po nagkaroon na kami ng dalawang anak. Isang 5 years old at 3 years old na ngayon. Masayang mahirap pamuhay dito sa Japan. Pero wala namang puro hirap, diba? Wala namang puro saya. Kaya dapat tis at tiyaga lang para mabuhay na maayos dito sa Japan. Kaya sabi ko sa inyo guys, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin kontrolado. Kaya dapat magdasal lang tayo ng maayos kay God at ibibigay niya ang ating mga hiling. Kahit hindi naman natin hiniling kusang ibibigay ni God, diba? Sabi ko nga sa inyo, wala akong balak mag-abroad, pero si God talaga ang gumawa ng paraan para makapag-abroad ako. Dahil siguro sa nangyari na din sa buhay ko, ito yung chance, diba? Kaya, lahat naman nangyayari, may paraan at may plano si God. Kaya thank you guys for watching. See you in my next vlog. Here in Japan, see you. Gambatte kudasai.